Alright. Yan. Magandang araw mga kapatas natin at welcome sa isa namang live stream. Mga kapatas natin, pasensya na kayo. No? Nakauwi ng late tapos yung mga camera ko hindi pa gumagana. No? Kaya ito, binalik ko yung dati kong o luma kong camera. Hindi gumana yung GoPro, hindi gumana yung Sony. Pero mga kapatas natin, magpapasensya man ako sa pagiging late ng ating live stream ngayon. Sisiguraduhin ko sa inyo na sulit yung pag-aantay niyo, mga kapatid. Oo. Yan po, ito, kanina nangyari po sa akin. Ang live streamer kasi, mga kababayan, ha? Ito, totoo yung sinasabi naman ni Atty. Libayan. Na may mga unforeseen reason yan. Kaya minsan, baka may nagtatampo din sa akin, ba't hindi natuloy mag-live? Kasi po, sa oras na yon biglang magkakaroon po ng ano eh. Hindi mo rin mawari kung bakit sa oras na magla-live ka, bigla nagkaroon ng diferensya. Nangyayari po talaga yan. Katulad nung kanina, yung Bluetooth headset ko. Ha? Eh wala. Hindi ko mahanap. Kung kailan magla-live na ako, nawawala. Minsan nilalagay ko lang dito sa lahat, bigla pang mami-misplace mo pala. So, ganun din. Sa video ko minsan, ayaw rin umandar. Kaya si attorney, naiintindihan ko yan dahil live streamer din ako. Ah, may mga ganun talagang instance. Oh, tuloy, attorney, ha, para maging sulit, sabi niya. Sulit naman daw itong review na to eh. Natin. Bakit? Oh. Ha, well, parang nalulungkot ako at natutuwa at the same time. Hindi ko maintindihan eh. Oh. Dito sa nalaman ko. Kasi parang naging boring na agad yung laban. Di ba? Oh. Alam niyo naman, pinakilala ko sa inyo kahapon na may kaso nga na final sa akin, si Rafi Tulfo. Doon sa mga hindi alam, ano ho, finailan ako ng kaso ng Rafi Tulfo in action. Okay? At ito nga okay. Yung kaso na yon. Ito, nakalagay dyan sa title. Ano? At ito ay final sa Office of the City Prosecutor sa Taguig. No? Buti naman, malapit lang. Di ba? So ang title nito, Rafi Tulfo in Action Foundation Incorporated, represented by isang tao. Nagsusimula sa O yung pangalan, no? Complainant, sabi dyan, versus Attorney Rani Randolph Libayan. Violation of Section 217.1 of RA 8293. Intellectual Property Code yan, mga kabatas natin. At ang kinakaso sa akin ay copyright infringement. Mga kabatas natin, ang copyright infringement, may fine at saka kulong yan. Okay? Yung kulong niya, aabot ng hanggang 3 taon. Putra. Putra, gis. Yari si Libayan dito pagka nagkataon. Eh, syempre, abogado naman yan, di ba? Eh, ako naman, baka mamaya, pailan mo rin ako, Libayan, ng copyright infringement, ha? Ako, sumusunod lang ako kasi ginagamit ko lang naman yung copyright terms ni YouTube. Di ba? Kapag ka meron kang tinatawag nilang fair use, ha, policy, ang susundin kong batas dyan, yung batas ni YouTube kasi sa kanya na naman ako nag-upload eh. Oh, number one, hindi ko naman kinakopy lang na tapos lalagay ka lang ng bubo, review ito eh, nire-review kita eh. At alam ko bilang abogado, alam ni Libayan niya na nagre-review lang to. Diba? Fair use yan. Binibigyan niya ng ibang mukha. Nakalagay yan dun sa terms ni YouTube. So, kung may copyright ako, ha? Eh, dapat sundan niya si, ano, si YouTube. Ganon din si Tulfo. Baka pati ako, damay nila. Nag-review lang naman ako ng nireview ni Libayan. Diba? At ang sinunod ko na pamantayan ay itong platform ni YouTube. Diba? O ni Facebook. Ngayon, kung copyright infringement kasi mga kababayan, alimbawa ako, ginamit ko on my personal advertisement sa company ko tapos nang ginamit ko yung mga portion ng ano ni Rafi Tulfo nang wala siyang pahintulot, ay copyright infringement po yun. Yung logo ni Rafi Tulfo ginamit ko nang walang pahintulot, copyright infringement po yun. So pakinggan natin yung tunay na abogado kung ano ngayon ang gagawin. 3 years makukulog. Nako, nakakatigang pa naman sa loob. Oh, game. So yung mga kapwa ko YouTubers diyan no, no, kapwa ko gumagawa ng commentaries diyan. Ultimate parang ako yung pinapaano mo ah, commentaries kapwa YouTubers. Putragis ka, Torni. Baka napapanood na ako ni Torni ah. Kung kinakabahan ako sa Torni ah, ikaw ang may pasimula nito.
sinusundan lang kita. At saka ako naman, hindi ko tinitira ng yung gano'n si Rapi Tulpo. Pinagbibigyan ko pa nga si Rapi Tulpo, kaya nga man nagagalit sa akin yung mga Libayan Attics eh. O ngayon, malaman natin ngayon. Meet collab tayo sa loob ng kulungan. Meet collab tayo sa loob ng kulungan. Okay, puto is ka libayan. Ikaw may pasimula nito. Ikaw libayan, ha? Tapos ikaw na Rapi Tulpo, pero itatanggol pa naman kita. No, wag mo ako dadaliin. Kasi libayan kayong dalawa magbalian ng leeg. Di ba? Kung pakilag ko sa inyo dyan. Awal yung dalawa. YouTuber lang ako dito eh. Gago. Makamaway, padala niyo ako ng ganyan, ha? Oo, kasalanan niyo yan. Kasalanan ni Libayan yan, tsaka kasalanan ni YouTube yan. Oo, okay. Yun yung ultimate collab doon, no? At isipin niyo, lahat ng mga preso nagbablog. Hindi, pero bawal. Bawal ang camera doon. Bawal mag-access ng internet doon. Mga kapatas natin, ano ho? Ngayon, bakit ko sinabing nalungkot ako? Kasi boring. Umpisa pa lang, hindi ko pa natatanggap, mga kabatas natin, yung actual na complaint affidavit, ha. Ito sa pina pa lang na pinapapunta ako doon sa Office of the Prosecutor next year. So pagbungad ng next year, haharap ako sa isang kaso. Bagong taon, bagong kaso. Actually, ngayon meron ng kaso eh. And ito ay isang napakagandang Christmas gift galing kay Rapi Tulpo. Masaya ngayon. Masaya ngayon to. Babalian na siya ng leeg ni Rapi Tulpo. Ito na yung sinasabi ko eh. Ito na ginaabakan ko ngayon. Di ba? Magka-testingan na ngayon kung matigas ba si Libayan ngayon, kung anong tigas ni Libayan ngayon. Ako naman, sinabi ni Rapi, copyright ka. Bakit pa ko lang yung muna si ano? Hey, reklamo nyo muna si YouTube. Sila naman yung nagpayag yan eh. Wala man akong balak daw. Pero hindi, ako sa palagay ko dito, interesado lang tong si Rapi Tulpo na balian ang leg si Libayan. Pagpapakita ng, di ba, ng, teka muna, ini-intimidate mo kami, itulpo ako. Di ba? Ini-intimidate mo ako eh, senador na ako, ini-intimidate mo ako. Ito ngayon, bibigyan kita ng problema. Di ba? Ngayon, bottom line, malalaman natin kung ano bang asim ni Libayan ngayon. Di ba? Kasi, siyempre, pag nakulong naman to, wala namang problema kasi biyanan ito, dating ano eh, ha? Intel to. Malakas sa ano yan, ha? May matatag siyang biyanan, oh, magalong yan, Di okay, di ba? Pero, bakit naman ganun? Bakit parang round one pa lang panalo na ako? Ewan ko, hindi pa siguro ito round one, pero title pa lang nitong final nilang kaso, parang mahina. Hindi ko naman sinasabing panalo ako. Siyempre, mga kabatas natin, dahil ako yung kinasuhan, ako naman, siyempre, nagiging optimistic lang. Right now, I'm talking as the respondent. Although I'm at the same time the lawyer, I'm talking like the respondent. I'm being very optimistic na panalo na ako. Di ba? Bakit ba, mga kabatas natin? No? Kasi, title pa lang parang panalo na ako. Naalala nyo, nung binasa ko kaninang kahapon ng gabi, yung title, Rapi Tulpo in Action Foundation Incorporated. So ako, at katulad nyo rin, no, hindi ko naman pinagtuunan na pansin ito nung pinadala lang sa akin nung aking secretary pagkatapos ko mag-livestream itong soft copy na ito. Saka ko lang napansin yun. At sabay-sabay tayong nagulat na ang Rapi Tulpo in Action pala ay isang foundation. Ano ang isang foundation? Ang isang foundation, mga kabatas natin, ay isang organisasyon.
Nakalagay nga dyan, incorporated, no? Registrar. Ang alam ko, foundation yan, non-profit, no? Oo. Ano siya? Sa SEC. Kung saan, ito ay binuo strictly, mga kapatas natin. Tandaan nyo, strictly, ha? For charitable purposes. Oo, no? Ito ay isang non-stock, non-profit organization. Ito ang partida ko sa inyo, mga kapatas natin. Hindi pa ako Kita nyo, ha? Ako, hindi po ako abogado, ha? At ako, nagre-review ako, batay talaga dito sa, sa kung ano ang sinasabi nila sa kanilang mga video ng mga vlogger. Kasi alam nyo kung bakit, mga kababayan, mga kamab, wala na kasing thrill. Kapag ka pinanood ko muna, bago ko i-review, pangit na, hindi ko na masasagot ng, di ba, ng buong puso o kung ano yung alam ko sa hindi ko alam. Kasi ako, nagbablog ako, mas gusto ko kasi yung impronto. Mas nabubulol ako, mga kababayan, pag may script. Dati kasi sinubukan kong magsisimula ako maging vlogger, sinubukan kong gumawa ng script, hindi ako bagay dun. Yung live tapos mag-i-script, hindi ako bagay dun, mga kamab, hindi ako bagay dun. Ang gusto ko talagang live, impronto, kaya nga gusto ko live na debate. Kasi alam niyo bakit? Doon yung malalaman, sabi ko, magdebate kami ng mga pulangaw live. Doon yung malalaman kung may laman ng utak ng mga vlogger nyo. Ako hindi ako nagmamatalino at ako aaminin ko kung hindi ko alam. Kasi yun yung challenge . Katulad nito, si Libaya, nagre-review siya, nagla-live siya, sumasagot siya sa mga tao. Ibig sabihin, talagang may ano niya, alam niya yung ginagawa niya at sinasabi niya. Di ba? Abogado . Ngayon, eto na ngayon, going back, eto na yung challenge sa kanya. Binalikan na siya ngayon ng Rapi Tulpo. Di ba? Ginagamit naman ito, sa tingin ko dito, gusto lang siyang abalahin. Kasi alam din ng Rapi Tulpo, wala namang mangyayari. Di ba? Ang tingin ko dito, gusto siyang istorbuhin ngayon. Kasi anybody can just file ang tawag niyan, cyber libel or copyright infringement. Ano lang ang purpose nito? Para lang abalahin ka. Ang mas malupit kung cyber libel ang ikaso sa'yo. Ito una, simula, copyright. Copyright lang. Number one, gusto nitong, dahil nakikita ng Rapi Tulpo na abogado ito, ito abogado kasi, makakalusot, may alam, ha? Ibig sabihin, hindi nito problema yung pambayad ng abogado kasi yung asawa nito mismo, abogado din. So, ang nakikita ko dito, since naman na putyo-putyo ka lang din na vlogger, gusto mong sumikat at tingin ng mga supporters ko, hindi kita pinapatulan, putyo-putyo lang din yung approach ko sa'yo. Later on, habang tumatagal yan, pabigat ng pabigat, bibigyan niya ng problema to si Libayan. Kasi mayaman si Tulpo . Senador yan, tsaka bilyon ang kinikita niyan sa Rapi Tulpo in Action program niya. Next. Gagamit ng fair use. Diba? Okay. Round 1! Bagsakan natin. Siguro i-round 2 natin yung fair use na yan. Hindi ko pa naman na-receive yung complaint affidavit . Pero hindi ko naman we will not be dwelling on the merits of the case yet. Pero, syempre, dito lang tayo sa title. Hindi ko pa naman na-receive yung kanilang complaint affidavit. Okay? Pero, ewan ko ba kung ano yung fina-file nilang kaso sa atin. Ibubulgar ko na sa inyo, mga kabatas natin, at paikliin ko lang ito. Ito kasi, mga kabatas natin, ang dapat nating aralin din. At syempre, sa tingin ko, baka inaral din nila ito. Mga kabatas natin, hindi ito fair use. Isa sa limitations ng copyright ay fair use, mga kabatas natin. Ano ho? Pero ito, meron siyang specific na chapter sa Intellectual Property Code. Chapter 8, Limitations on Copyright. Nababasa nyo ba? Maliwanag ba? Limitations on Copyright. Alam nyo po kasi, pag YouTuber kayo, kasi ito, dito ako natuto . Nagkamali. Ito kasi si Libaya, abogado siya, syempre pinag-aralan niya na.
Ako kasi, sa pagkakamali na to eh. Hindi naman kasi ako abogado. Pero po, Tragis, nung ini-strike lagi, nakailang channel na ako, puro strike ako ng copyright. Napilitan ngayon akong intindihin kasi mahal ang abogado. Pag nagtanong ka sa abogado, mahal. Mahal talaga. Pag lumapit ka sa abogado, bakit ba ganun? Naka-copyright lagi yung YouTube ko o yung Facebook ko. Ngayon, napilitan akong intindihin. Nakalagay din po ito kasi sa terms and conditions kapag ikay YouTuber at saka ikay nagpe-Facebook na nagbablog ka. May kiniklik ka doon ay acknowledge, ay agree to the terms and conditions. Oo. Kasama po itong fair use at copyright. Oo. Kaya nai-strike. So, inintindi mo yon. At nakalagay po dyan na meron kang fair use, may limitations. Oh, ngayon, ito yung tatalakayin ni Libayan. Ha? Mas maganda kasi ang abogado ang tumatalakay kasi mas iba yung bigat ng pagtalakay niya. So, tingnan nyo ha, kaming mga vlogger na umiintindi din sa mga bagay-bagay, malalaman nyo rin kung ano yung bigat ng aming mga talagang pinag-aaralan din. Ika nga, mga ika nga, ninanamnam din bago namin gawin yung aming pagbablog. Diba? So, dun pa lang, malalaman nyo na kung yung vlogger nyo ba ay after lang sa pera o may alam ba talaga o may o walang alam sa kanyang topic na tinatalakay. Oh, so tuloy, Libayan, ha? Sabi niya. Oh. Tapos, limitations on copyright 184.1. Notwithstanding the provisions of Chapter 5, the following acts shall not constitute infringement of copyright. Balikan natin. Diba? Oh. Maliwanag ba? Limitations on copyright. Oh. Sabi niya. Tapos, limitations on copyright. 184.1. Notwithstanding the provisions of Chapter 5, the following acts shall not constitute infringement of copyright. Di ba? Shall not constitute infringement of copyright. Letter A pa lang. Panalo na ako. The recitation or performance of a work once it has been fully made accessible to the public, if done privately and free of charge, or if made strictly for charitable or religious institution or society. Ay, dito, pinapaliwanag niya na kapag ginawa niya, religion, o charitable society, eh hindi, no? Hindi pwedeng mag-constitute ng copyright. Oh. Oh, sa batas mo ito ng Pilipinas, pero sa YouTube kasi yung sinasabi ko sa inyo na term ng copyright at saka ng fair use. Yung kanina sinabi ko. Ito, napaliwanag niya, batas na ng ano to. Oh, sa Pilipinas na ito. Oh. Tuloy natin, Libayan. Nakita nyo ba yun, mga kabatas natin? 100 lawyers! Tulad ng sinabi, ito sinasabi nilang, sabi ni JMG, di ba bawal magsabi na panalo agad? Tulad ng sinasabi ko sa inyo, I am not speaking as a lawyer. Diba? I'm just being optimistic about my case. Ang sinasabi ko sa inyo, no, mukhang round one pa lang. Tulad ng sinabi ko, nag-disclaimer na ako, hindi ko naman sinasabing panalo na ako, pero mukhang, diba? I'm just being optimistic. Ulitin ko. The recitation or performance of work. So work, ano yan? Yung graphic tool for inaction niya. Diba? Yun yung hinihingian niya ng copyright eh. Na ginawa, na lawfully made accessible to the public. Paano niya ginawang accessible yun sa public? Sa pag-broadcast sa YouTube. Diba? Dinilit man o hindi. If done privately and free of charge or if made strictly for a charitable or religious institution, ang nag-file ng kaso ay yung Rafi Tulfo in Action Foundation. So, ibig sabihin, yung mga videos na ginagawa doon sa Rafi Tulfo in Action
I made for charitable or religious institution or society, which is the Rafi Tulfo in Action Foundation. Well, ako ha, mga kamaba, ang sa akin dito, siyempre, abogado siya, no? At sabi ko nga sa inyo, yung confidence nandun. Dahil number one talaga, na-meet niya na, mga kababayan, yung gusto niya. Ha? Oh, he's getting into the nerves of Rapi Tulfo ngayon. Oh, itong si Atty. Libayan, getting into the nerves of Rapi Tulfo. Ah, kasi nga, madikit, kailangan ba, sabi ko nga sa inyo eh, ano ba ang purpose ni Libayan dito? Sa tingin ko ha, ang purpose niya dito is syempre, advertisement. I'm a lawyer. And, on the other hand, ha, earning through by means of what? Views. Kaya nga sabi ko sa inyo, bad trip ba ako kay Libayan? Yung ibang Libayanatics galit sa akin. Bad trip ba ako kay Libayan? Hindi ako bad trip kay Libayan. In fact, sinusundan ko yung yapak ni Libayan. Madikit din ako sa Tulfo at saka sa Libayan na din. Ho. Di ba? Ayun. Alam niya, sinabi niya na, sinagot niya na. O, di parang at ease na rin ako. Sabi niya kanina kayo, mga nagko-komentary, yung mga vloggers, magkaroon tayo ng collab sa loob ng kulungan. Hindi, bottom line ko dyan, anong argumento ko sa korte? So sabihin ko, I'm using the platform of YouTube. Which was, doon naman ang galing yung mga nire-review ko kay Libayan at saka kay Tulfo. Hindi naman ako nag-review gamit yung istasyon ng TV5. Huh. Ngayon, sabi ng batas dito, kinonstitute, made lawfully available publicly. Di ba? Nilagay mo sa platform sa social media, sa digital media. Di ba? Hindi naman ako mainstream media na nilabas ko sa channel ko. We are using the same platform, YouTube. Dapat pa lang, number one, kung magkukunsko ako, hahabulin niyo ako ng ganyang paghahabol, YouTuber po ako kagalang-galang na hukom. At napakarami pong gumagawa niyan, hindi lang po ako. Oh, ngayon kung sasabihin mo na may sarili akong estasyon at doon ko inilabas yan, yung kanyang Rapi Tulfo in Action na program, talagang guilty ako dyan. Number one yan. Oh, ngayon si Libayan, number one pa lang, bagsak na agad. Ngayon, ang tinitingnan ko dito, mga kababayan, hindi titigil itong si Libayan. At hindi rin titigil itong si Tulfo. Kasi nga, tumatagos na ngayon si Libayan sa balat ni Tulfo. Si Tulfo naman ngayon, ang gusto niya ngayon, patunayan na hindi, mas matikas ang edits ko sa'yo. Pasintabi ah. Ha? Si Rapi Tulfo ngayon, gusto niya naman ngayong, teka muna, pag hindi kita sinasagot, lumalaki ulo mo. Di ba? Oh. Ito ngayon sinasabi ni Rapi Tulfo. Mas matindig ito. Kasi may nagro-robust ako eh. Ha? Ito ngayon yun, sinasabi ko, magbabalian na sila ng liig. Di ba? Nagre-review tayo ng Libayan na Tulfo, di ba? Yan na ngayon yung challenge. Magbabalian na sila ng liig. At excited ako dyan kasi. Putragis ka, Torni Libayan, ha? Torni. Kaya nga sabi ko, medyo katatanggap ko pa lang. Panalo na. Wala man lang challenge. Ay. Kumusta na yung 100 lawyers? Hindi ba tayo umabot sa fair use, mga kabanas natin? This is not actually fair use. Oh. Iko-google ko. Yan yun, fair use. Fair use. Yan, iba pa yung fair use. B184.B.E. No? H. Ito, section 185 yung fair use. Yun! Limitations on copyright pa lang yun.
boring. Sabi niyo po. Ah, ako mga kababae na. Nakikita ko dito talaga magaling mga asartong tao to. Ah, magaling siyang ano eh. He's ano, he's taunting Tulfo more. Oo oh, yan, di ba? Kumagat na kayo sa bitag ko eh. Oo. Oh. Ito po ha, ako again, I'm not in favor na kinucrucify niya si Raffy Tulfo. Okay lang sa akin si Ben tsaka si Erwin. Crucify niya yan. Oo. Oh. Pero si Raffy Tulfo, may meron naman po kasing magandang, ika nga, may kumita man siya, meron namang mga makikita kang resulta, no, na may natulungan siya. Oo. Ngayon, bottom line, hindi rin ako galit kay Libaya, number one, kasi nga, siya kinukuha ng, sinusundan ko yung yapak niya. YouTuber kami. Oo. And what we do, what we want, both, views. Views, my friends. And I am not a hypocrite person na persona na sasabihin ko sa inyo na, oh, ba't ako nakikisaw-saw? Bakit ano, concerned ba ako kay Tulfo o kay Libayan lang? Hindi. Galit ba ako kay Tulfo o kay Libayan? Hindi. This is the exciting document. Exciting document ng what? Ng pagiging vlogger. Ng pagiging ano, content creator. Raffy Tulfo is a content creator, Libayan is a content creator, now ako ano ako? Eh tumagal na ako dito, hindi pa naman ako nagiging milyonaryo. And this is my chance. I find my chance na naiintindihan ko kung anong ginagawa ni Libayan. At naiintindihan ko kung anong ginagawa ni Tulfo. Na ito ang tingin ko diyan ngayon, ha? Oh. Itong Raffy susunugan niya ng pera tong si Libayan. Aabalahin niya nang aabalahin to. Kasi number one, alam ng Raffy Tulfo na siya wala siyang ginagawa na kabaano, na kabaluktutan kay Libayan. Si Libayan ang atake ng atake sa kanya. So ngayon, binabalikan niya to. At sa tingin ko, hindi matatapos yan dyan. Mag-popcorn tayo dito dahil magbabalian sila ng leeg. Oh, game. Oh. So ngayon, dahil nag-file na sila ng ganun at kliniklaim nila na ang may-ari. Siyempre, nung final nila yon, meron na silang complaint affidavit. Siyempre, isipin ko ng mga tao, attorney, ba't mo sinabi agad? Eh, hindi naman na sila makaka-atras kasi meron na silang complaint affidavit eh. Oo, pwede mag-counter ngayon. Kapag bumaligtad sila sa complaint affidavit nila o perjury. Perjury. Oo, complain na ngayon. Oo, mababalikan sila ni Libayan ngayon. Oo, may counter yan si Libayan. Di ba? Pero bottom line kasi, mga kababayan dyan ha. Oo, attack after attack ang gagawin. Nagsimula na nang magpaulan na gano'n eh. Si Raffy Tulfo na nag-ano eh. Kumbaga, si Libayan nag-fire na first shot. Si Raffy Tulfo ngayon, nagsimula na rin ng kanyang ano, first shot. Ha! At hindi lang ito patutsada. Oh. Kaya itong si Libayan, ha? Eh nako, attorney. Tagal-tagalan mo. Masaya ito kasi hindi ako mawawalan ng content. Oh. Hindi ako po. Ito sa Raffy Tulfo eh. Ako naman di ako galit sa iyo ah. Nagtatanggol na kita kay Libayan eh. Oh, game. Boring. Boring ah. Oh, next. Ito sabi ni ano. Kinakabahan na si Libayan. Hindi ka ba nakikinig? Senador kalaban mo, tapos ka na. Diyan kasi ang Pilipino eh, di ba? Ng Pilipino talaga palakasan. Again, ako ah, si Raffy Tulfo, pabor ako sa ginagawa niya kasi somehow meron siyang immediate ano eh, immediate relief, no? Ika nga, may immediate justice diyan. Oh, actually, areglo lang yun eh, no? Ng mga maliliit na tao, no? Pero kung bottom line, mga kababayan, para nga naman i-exercise mo para sabihin na dahil ba senador eh, hindi ka kinakabahan. Ay yung tao nga oh, hindi nagpapakita ng intimidated siya.
siya pa yung nag-exercise ng intimidation more. Parang sinasabi pa niya, dagdagan niyo pa. Kasi nga, that kind of confidence, mga kababayan, this has been planned. Itong tao na to is a genius. Bago niya to gawin, iniisip niya na eh. Eh kung totoo nga namang attorney with no case, tapos iisa ang kaso, natalo pa, ha? Eh, alam niya na, nag-isip talaga ito. What will I do with my profession? Huh. Diba? How can I exercise it? Tawag nito, advertisement, is to make an example out of myself. Ha? Ito yung pinakamaugong, pinakamaingay. Punsa pagka napaglaruan niya si Rapi Tulpo dito, guys, dadami kliyente nito. Ganito to, nag-isip ito, tol. Nobody knows Libayan before. Wala nakakilala dyan. Ganyan yung sinasabi ko, na isang, alam mo yun, isang particle ka lang ng lipunan, pero pagka ang utak, it comes up with an idea, boom! Di ba? Para wala kaibahan yan sa sinasabi ko, Bamakino, I have an idea, andito lahat, bibigay ko sa'yo. Paano nyo mapapatigil yung pag-aatake sa inyo? Di ba? Ito si Libayan, ganun na ganun to. Nakaisip siya kung paano siya sisikat. Paano siya kikita habang sumisikat? Oh, di ba? Paano siya kikita? Ito ngayon. Nangyari na. Di ba? Parang bottom line ako naman. Sabi ko, na curious ako sa kanya, bakit puro tulpo ang naman ng kanyang content? So, inisip ko, bakit nga ba ang dami niyang views? Di ba? Ang dami niyang views. Then when I watch him, Eh ako naman, again ha, si Rapi Tulpo, para sa akin, isang ordinaryong tao, hindi naman ako umasa kay Rapi Tulpo. Pero seeing my fellow kababayan na mga mahihirap na nagkakaroon ng ease, ha? Pag pumunta sa kanya, nakakaramdam ng, alam mo yun, ng comfort. Ha? Kasi wala namang ganung malalaking tao na pwedeng yung mga kapyakap o pwedeng duminig sa mga ordinaryong tao eh. Matagal ang justice system natin eh. At pag pumunta ka kay Rapi Tulpo, na-actionan yung mga bagay-bagay. Whether we like it or not, we admit it to ourselves or not, may nagagawang tulong si Rapi Tulpo at alam din yun ni Libayan for sure. Oh. Diba? Eh ngayon, yung mga crusaders naman ng Libayan, ng Libanatics, gusto daw nila na makawala naman tayo sa ignorance ng paniniwala natin sa tulpo. Na gusto nilang mangyari na hindi yan yung solusyon, hindi yan lunas kasi batas ang pinag-uusapan. Well, wala naman ako, I have nothing against Libayan as you say, diba? As I always say. Wala naman akong ano dito, masamang tinapay, ganun din kito, grabe. Nire-review ko sila, batay sa kung ano lang yung matimbang, kung ano yung tama. Eh si Rapi Tulpo, mayroon ng pasatingin ko, ha, sa aking paniniwala na marami natutulungan yan. Si Libayan naman, on the other hand, eh may punto naman yung tao na pagdating sa batas, hindi ito yung tunay na tulong. Pagdating lang sa batas. Pero at the end of the day, kung titingnan ko po, wala pong interest si Tulpo dapat kay Libayan. Si Libayan talaga ang may interest sa Tulpo. Para ka naman sumikat sa social media na ito, idikit mo ang pangalan mo sa mas maraming views. At si Rapi Tulpo ang isa sa number one most viewed personality sa social media, not only sa mainstream. Rapi Tulpo. Ay, ngayon, galit ako sa kanilang dalawa, hindi. Again, I'm just creating a content na ika nga, makakapag-obserba din yung mga tao. Kasi ito yun eh. Pagpapamulat ng batas si Libayan, pagpapamulat ng pagtulong si Rapi Tulpo, ako anong purpose ko dito? Pagpapamulat na
all of this are being done with what? Monetization. And now, what I'm gonna do? Eh, alam nga namang maboring lang ako sa kanila. Di ba? Alam nga namang siraan ko lang silang ng bastang siraan ng ganyan nang wala naman ako mapapala. Kasi yung mga tao, hook na hook sa kanila pareho. Hook na hook. Alam nga, pag-aawayin ko yung tao, huwag nyo panoorin yan. Hayaan nyo sila, huwag kayong manood ng Rapi Tulpo, huwag kayong manood ng Libayan. Pag sinabi kong gano'n, aawayin ako ng tao. So, kahit na labag man sa kalooban mong magganyan ka, ha? Tanggapin mo sa sarili mo na this is the new trend. May mga tao na nakakahanap kung saan ng kanilang comfort zone dito sa mga personalidad na ito, both Libayan and Rafi. Ay, may yung Libayanatics na comfort sila eh, ng mga tirada ni Atty. Libayan eh. Ganon din si Rafi Tulpo. Oo. Kaya nire-review natin for you to realize na at the end of the day, they are both winning the game. Movie ito eh. Content, palabas ito. Di ba? Panonoorin eh. And we need to prepare popcorn for that. Basta ako, panawagan ko lang sa iyo, ay Rapi Tulpo eh. Pinagtatanggol kita kay Libayan, ha? game. Pag sinador yung kalaban mo, panalo ka na. Ah. And I bet, nag-file si Rafi Tulfo ng kaso sa akin dito kasi malakas siya at sinador na siya ngayon. Ah. Diba? Pero sana, galingan natin pareho. Diba? Round 1 pa lang yan. Round 1 pa lang yan. Hindi ko pa nga binabasa yung complaint affidavit. Sabi na pa lang yung title pa lang eh. Ay. Isipin mo yan, no? Diba? Limitations on copyright. 184 yung limitations on copyright. A yun. Kapag charitable or religious institution, diba? Hindi magko-constitute ng copyright infringement yun. Charitable siya eh. Kasi foundation siya eh. Tapos meron pang 185. Oh my goodness. This is so boring. Yan, mga kabatas natin. Hindi pa tayo sa kabila. Hindi pa tayo sa kabila. Pag-usapan naman natin si Lolo Ben. Yan, maraming salamat, mga kabatas natin. At syempre, tulad ng aking sinasabi, matulog po tayo na mahimbing. Dahil alam natin na natutulog na mahimbing, siya yung laging panalo. Paalam po, pansamantala. Well, ganun-ganun lang, ha? Ganun-ganun lang yung mga sinabi. Kung titingnan nyo yung mga channel na mga to, daming mga views. Ako naman po, ha? Nagpapasalamat din, ano, at hindi ako nagpapakipokreto sa inyo, ha? Eh, nagbabaka sakali na isang maliit na tao, maliit na YouTuber na gaya ko, eh, supportahan din ng mga ka-uri ko sa kahirapan, ng mga maliliit na tao din. Diba? Oh, kasi nga, pinupunto natin pareho yung kanila pinupunto. Ha? Tinitingnan natin kung alin matimbang. Sinusuportahan natin yung mga yan, malalaking tao na yan. May mga sinabi sa lipunan yan. So, tayo, ha, nagre-review ako bilang ordinaryong Pilipino, eh nagbabaka sakali lang din ako na may mga mahihirap na kauri ko na susuporta din, no? Ito, may punto naman siya eh. Na ginagawa nila yan pareho para magka-content at kumita. Eh bakit itong kalbo na to, mahirap lang itong kamukha namin, eh hindi namin suportahan. Diba? Malay nyo, balang araw eh, maging abogado din ako. O maging Rapi Tulpo din ako. O, tapos parehas ko ngayon nakuha na ng inspirasyon itong dalawa. Di ba? Eh, mag-abugado na lang kaya ako. Tapos libre yung servisyong legal ko. Pipilahan ako mala Rapi Tulpo balang araw. O, libre. Dali kayo sa akin, libre. Di ba? Kasi ang kulang kay Rapi Tulpo, hindi siya abugado. Oo.
Yun ang kulang sa kanya. Kaya itong si Dibayan umaalma kasi you are not a lawyer. Eh. Diba? Ito naman si Rapi Tulpo, umaalma naman kay Dibayan kasi nga you are not may ano, measure. Yung experience ko, ang dami ko nang kinabangga, abogado, politiko, general, kernel, lahat yan, binabangga ni Rapi Tulpo and yet, ikaw, magmamalaki ka dahil abogado ka. So, alam ko kung saan ang pinag-uugutan at kakulangan ng dalawa. Di ba? O, kaya sabi ko, salamat sa mga makakapanood nito at susuporta sa ating YouTube channel. Malay nyo, balang araw, may lumabas na kalbo para sa Pilipino. Oh, tapos ako naman bibigay sa inyo ng libreng serbisyong legal. Huh. Mob in action. Attorney Mob in action. Wala masama mga harap. Oh, kaya nga sabi ko sa inyo, round 1 pa rin lang itong nire-review natin na kasuhan ng Tulpo at Libayan. Eh marami pa. Ituloy-tuloy nyo lang po, ha? Mga Tulpo, Libayan, tuloy nyo lang yan. Balian kayo ng leeg at nandito si Mab na magko-content at magre-review sa inyo. Maraming salamat sa inyong pag-aaway at meron naman akong maiko-content din. Sige, magkita-kits na lang ulit tayo mga kamab, ha? So, time for me to edit and then sleeping, sabi nga ni Attorney Libayan, ha? Ang may masarap na tulog ay ang panalo. Sige po, magkita kits ulit tayo sa mga hindi nakapanood. Panoorin nyo na lang yung mula simula kung gusto nyo po. Ha? Maraming salamat mga kamab. Mabuhay tayong lahat. God bless us all!